Hindi papayag ang Senado na amyandahan ng mababang kapulungan ng konstitusyon. Ito ang nahigitan ni former Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, pagdating sa usaping charter change. Dagdag pa ni Panelo, posibleng umabot pa sa Korte Suprema ang naturang usapin. Whether or not the House on its own can introduce amendments to the Constitution without the participation of the Senate, palagay ko maharating sa Korte Suprema yun. Hindi papayag yung mga senador na hindi sila kasama doon. Sakaling maitulak kasi ang parliamentary government, mawawalan ng kapangyarihan ang vice presidente at tangi ang mahahalal na punong ministro o prime minister lang ang mamumuno sa bansa. Kailang baguhin mo muna yung sistema ng pamahalaan kung papasok tayo sa parliamentary o hindi. Pag pumasok ka, well, definitely magkakaroon ng prime minister. Siyempre magbobotohan niya pa kaya. Kailan sila magbobotohan? Among themselves. Pagdating naman sa usapin kung sino ang posibleng mamuno sakaling tuluyang maitulak ang charter change. Anybody can be prime minister depending sa mga alyansa dyan sa loob, yung mga political groups. Sila mag-decide yan. Paramihan. Yan, numbers game na naman yan. Matatanda ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nais itong pagtuunan ng pansin ng constitutional amendments sa 2024. Ito anya ay upang mabigyang pansin ng economic provisions. Maguguita rin na ilang beses na pag-usapan ng tsa-tsa, ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito naisusulong.